Ang gusto nilang pakialaman ito, yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos na paalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung constitution na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Yang constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang chacha, people's initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang ano, walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Eh ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayad tayo. Ilocano ka, Batanginyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binitawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-standby sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin,
Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, wala mang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utin para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina.